Gusto ko lang i-flex sa inyo guys, nagpalit na nga pala tayo ng gulong sa likod. So update na sa motor natin. So ito, sulit na rin tayo rito sa gulong na to guys. Marami kasing lumalabas na ano ngayon, na mga gulong, especially sa mga online, na for example yung mga Michelin, Dunlop, tapos pati mga Nissel. Yan, ginagamit kasi natin yung motor natin sa paglalalamove tsaka sa pag-grab. Pero itong nilagay naman natin na kay Yarek, subok na to simula nung nagpalit tayo ng stock. So matagal ko rin nagamit, mga 10 months din. Kung alam, di ba, kung familiar kayo sa mga break-in ng gulong, bine-break-in din yung gulong natin guys kapag bagong kabit, para yung mga wax na nakalagay sa paligid ng gulong matanggal. Kasi yun yung nag-focus ng slide kapag ginamit natin yung bago nating gulong tapos nagbiglang preno tayo pero hindi pa natin bine-break in. Na-try natin to kanina. Bali bumiyahe tayo mula Morong hanggang Pasig. Nasubukan natin i-dance sa mga may buhangin. Pero tong gulong na to, subok na talaga to guys. Kasi halos pangalawang beses ko nang bumili ng ganitong brand na gulong. Tsaka update ko na rin, simula nung binili natin yung motor natin, nakatatlong palit na tayo ng gulong sa likod. Sa unahan, nakakaisang beses pa lang tayo. Nabanggit ko nung nakaraang vlog natin, regarding sa push button natin, talagang yung mga nakalipas na araw, talagang nagluloko yung push button. Sinubukan natin kalkalin nung Linggo. Pag binuksan nyo yung push button guys, may makikita kayong contact point doon, parang may tuldok. Tapos meron siyang spring na naglalatch. Bali nasa ano tayo, Katipunan, malapit sa Ateneo tsaka Miriam College dito sa Quezon City. Tapos guys, pag-usapan natin mamaya, marami kasi nagtatanong sa atin kung paano nga ba mag-vlog. Wala naman akong ginagawang ano sikreto diyan pag nag-vlog tayo. Bali lagi lang natin tatandaan yung intro, yung body of content tsaka yung ending. So yun lang naman lagi yung ginagawa ko. So yung pagdating naman sa intro guys, yung masasabi ko dyan, sabihin mo yung pinaka maganda nilalaman ng video na ginagawa mo. Ipakita mo yung kung ano yung pinaka best scene na na-captured na ang camera mo. Kasi yan yung magiging susi para panoorin ka ng tao. So kaya sa loob ng ilang segundo ng iyong intro, so ibigay mo yung pinaka the best mo. Kumbaga parang nagbebenta ka ng isang produkto. Sabihin mo kung ano yung pinaka the best na nangyari, kung ano yung aasahan nila sa video mo. Guys, yung ating panglawa na sinabi ko, para sa pattern ng ating basic vlog, yung body of content mo. Syempre, kung ano yung nilalaman ng intro mo, yun yung babanggitin mo sa pinaka nilalaman ng iyong video, 'di ba? Kasi yun yung inaasahan nila. Punta muna tayo rito kay Sir. Tid ko lang yung check. Siyempre, sinabay ko na rin itong pagbablog sa trabaho natin. So, nahatid na natin. Balik tayo sa pinag-uusapan natin, guys. So, siyempre, meron ka na ngayong intro. Tapos, meron ka na rin body of content, yung nilalaman mo. Hindi mawawala dyan yung pinaka ending ng video. Pero dapat pag magkakaroon ka ng ending ng video, mayroon pa rin commitment na mangyayari, di ba? Yung pinaka commitment mo, dapat ini-encourage mo pa rin yung mga tao na manood sa next video mo. Siyempre bago mo sabihin yan, dapat yung ginawa mong intro, body of content, ay dapat alam mo sa sarili mo na masasatisfied yung mga viewers mo. Hindi porket na inopen mo yung camera mo, mag-shot ka na ng mga kung ano-ano. Kumbaga dapat nga ay may nilalaman. Kumbaga may makukuwang informasyon yung manonood mo, may makukuha silang idea kung ito ba'y tungkol sa tutorial,
tungkol ba sa travel, tungkol ba ito sa motovlogging, tungkol sa isang brand ng produkto, 'di ba? Pero kung yung gagawin mo ay iisipin mo na para lang ma-monetize, gagawa ka ng video na kung ano-ano, gagawin mong tanga ang sarili mo para maging kakatawa ka sa ibang tao, 'di ba? Akala ko dati guys ganito eh. Kapag nagsimula ka mag-vlog, ang akala ko dati ganun, basta ka lang mag-captured ng video. So minsan kailangan mo ring magkaroon ka ng script sa sarili mo kung ano yung plano mo. Hindi ko naman sinabi na scripted na gagawa ka ng isang pelikula, na isang content, magpra-prank ka, i-script mo. So hindi ganun. So dapat pala bago ka umalis ng bahay, bago ka mag-set ng isang venue, iniisip mo na kung ano yung mga sasabihin mo, or meron ka ng idea sa mga gagawin mo para hindi ka nalilito paglabas mo. Tulad ng ganito, bago ko i-vlog ito, iniisip ko na muna kung anong content ko, kung para kanino ba ito. Kasi ginawa ko tong vlog na to, may mga nare-receive tayong chat sa Messenger natin, sa page natin sa Facebook, kung ano yung gamit kong camera, kung paano ba ako mag-vlog. Siyempre tayo, hindi naman tayo madamot sa kaalaman. So punta na tayo doon sa pinaka-ending. So yun nga, tulad na sinabi ko sa inyo, yung ending dapat meron ka pa rin commitment. So nandyan yung nagpapaalam ka, port in temporary lang. So dapat nandyan pa rin yung invitation nyo. Siyempre nandyan yung pagkakaroon mo ng plano, kung ano yung susunod na gagawin mo, para magkaroon sila ng idea na kung ano yung susundan nila, kung ano yung hinihintay nila sa mga next upload mo. So siyempre dapat magpapasalamat ka, yun ang wag na wag mong kakalimutan. At dapat lagi nyo tatandaan na dapat nag-iiwan kayo ng mensahe na tatatak lagi sa isip nila. Yung original ba? Kada matatapos, meron kang trademark na binabanggit sa kanila. Para bang branding na pag narinig nila or makita nila yung Escoria, ito si Escoria to. So ganun dapat, di ba? Kapag gagawa kayo ng content guys, pag-aralan nyo muna kung sino talaga yung target mong manonood. Isipin mo mabuti kung ano yung kalalabasan ng video mo. Kasi especially yung sa akin kasi, nagsimula ako mag-vlog, nung nireview ko yung kauna-unahang motor ko na scooter, yung Suzuki Address, bali natuwa lang ako, nabuhayan ako kasi kahit papaano may nanood. Although sabihin natin na first time natin, tsaka walang masyadong nakakilala sa akin nun, in-upload ko lang siya. Kung sa bagay yung mga nanood siguro nagkaroon ng informasyon about sa Suzuki Address, kaya natuwa sila. So ganun lang, napaka basic lang guys ng pagbablog. At huwag rin tayong mag-expect ng masyado na may manonood talaga. Kasi unang-una pag first time mong mag-vlog, talagang wala ka pang audience, wala ka pang subscribers. Kaya nga ang hinihikayat natin na hanggang sa maaari ay maka-hook ka. Yung pinaka-content mo dapat mang-hook ka, very informative dapat lahat ng ilalagay mo. Tsaka guys, pagdating sa equipment, sa camera, at pwede kang magsimula sa mga mumurahin lang na mga gadget. Pwede kang gumamit ng SJ cam. Kasi ako nagsimula sa SJ 4000 Air. Bali 2000 mahigit lang yung bilhin natin dati noon. Nagtiyaga tayo na medyo pasigaw yung yung audio, kasi wala siyang external mic guys. Hindi siya nalalagyan ng mga mic adapter. Kaya hangga't maaari, nagsasalita ako habang nagdadrive ako sa hindi masyadong mabilis, tsaka iniiwasan kong magsalita sa mga alam kong may wind noise na masasagap. Bumili rin ako ng second hand na GoPro Hero 3 Plus. So iyon, maganda yung output ng ng video nyon, at tsaka yun, nalalagyan siya ng mic adapter, kaya medyo malinaw yung audio nya. Yung unang biyahe natin ng Marlaki, gamit ko doon GoPro Hero 3 Plus yun. Tapos nabili ko lang siya sa tao lang rin, second hand nga, 3,000 lang rin. Wala siyang accessories nakasama,
talagang as in physical na camera lang siya. So tiyaga lang talaga guys kapag gusto mong mag-vlog. Pag-aralan mo, pag-isipan mo kung talagang gusto mo. Kasi yung sa akin guys, hindi ko inisip na ma-monetize na ano, kasi talagang ginawa ko lang natuwa ako kasi merong nanood, di ba? Tsaka yun guys, wag kang magmamadali na magkaroon ka ng subscribers. Talagang napakahirap, marami ka nang mararanasan na ano, na minsan tatamarin ka, na ba't walang nanonood. Kaya nga kung talagang gagawin mo lang para sa iyo, personal vlog, di ba? Tapos dagdagan mo ng medyo informative, hindi ka masasaktan kapag walang manonood sa videos mo. So siguro guys, tatapusin ko muna yung video ko rito. Sa mga susunod na video natin, papakita ko sa inyo kung ano yung setup ng camera ko kapag nag-vlog ako. So hanggang sa muli guys, laging pinapaalala ni Scoria Motovlog na lagi po tayo mag-iingat sa anumang oras. So hanggang sa muli, Scoria Motovlog, ang inyo pong lingkod!